Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Kasama ko po ang nag-iisa at walang katulad. Hi! Doc Yori India! Diyos ko po, ay nabasa po yung damit namin sa pagtatanim po ng mangrove doon sa may brackish water po na area sa Dalumpinas. Grabe. So, basang-basa po talaga ng pawis. So, ayan. Kaya nagtanggalan dalawa na po ng damit. Damit. Ayan, na nabasa. Pareho kami po ng damit basa. Ayan. At pauwi na po kami kaysa naman po ano matuyuan. Matuyuan kami ng pawis. Minabuti naman po namin tanggalin at huwag na po mag-aircon. Parang feeling namin naka-sauna bath na lang po kami. Ayan. So, yan lang po ang aming peg ngayon. Ngayong linggo. Ayan. Kailangan ang linggo binibigay sa Diyos ang oras at sa ating environment. Kasi kailangan po tayo ng ating environment. And as founders of Gay Association of Youth, Gayamanayat Dagiti Amin, and strong individuals growing and leading our tomorrow, and at the same time as a member of the Confederation of Ilocano Association Incorporated sa Mang Ilocano, yan na po yung nakagisnan namin. Community cleanup drive, coastal cleanup drive, tree planting, tree parenting. Yan po yung mga ginagawa namin during Saturdays and Sundays. Kaya naman, Kenneth, tama? Yes po. So, actually, na-miss nga po namin yung ganito mga events namin kasi even though ginagawa naman lang po namin siya dati, talagang araw, actually halos every week po ata dati talaga lumalabas kami para magkaroon ng tree planting, ng coastal clean up, ng road clean up. May marami po kaming events sa Siglot and also sa kasama po natin sa Magical Kids. So, natutuwa po kami kasi hanggang ngayon po kasama pa rin po natin ang mga kabataan. We still incorporate this youth and make sure that there is a participation among them. Kaya tuwang-tuwa po kami ni Mother Yari dahil kahit na anong tawag po namin, minsan lang po kami magtawag, andyan na po sila agad. Kaya inaanyayahan po ulit namin ang ibang mga kabataan dito sa siyudad ng San Fernando at kahit na rin po sa karatig bayan po ng siyudad ng San Fernando. Sumali po kayo, you join guys. Inaanyayahan po namin kayo na sumali at makilahok po sa ating mga events, sa ating mga coastal cleanup and environmental activism activities. Ayan. So, yes. Mother Yari? Kailangan. Kaya we are inviting everyone, especially the youth, to involve themselves sa mga ganitong programa kasi ang mga kabataan na nakikilahok para sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan, sa ating inang kalikasan ay may malaki pong impact yan sa ating society. Yes, totoo. Kasi kailangan nating alagaan ang ating kalikasan. Yan. Kaya naman, sabi nga nila, meron tayong tinatawag na ripple effect. Ayan. So yung ripple effect na yan, hindi lang para sa ating mga kabataan, hindi lang para sa ating siyudad ng San Fernando, kundi sa susunod pa na henerasyon ng ating siyudad ng San Fernando. Siyempre, inaasahan natin na sa susunod na mga henerasyon, meron pang mga puno, meron pang mga malilinis na karagatan na makikita ang ating mga kapatid, di ba? Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng members ng Siglot, ng GAY-GANDA at ng Siyasi at siyempre ng The Magical Kids ng Kabaruan. Sila po yung mga anak-anak ko na taga-Kabaruan. Ang kanilang grupo ay The Magical Kids. Sila po lagi din yung mga nakakasama ko pag lumalabas ako, siyempre to involve myself sa ganitong mga programa, Clean and Green Program. Yan po yung isa sa mga advokasya ni Yari na naumpisahan na po niya noon pang ako'y SK official, barangay official at student leader ng mga schools na pinag-graduatean ko. And I'm very proud, I'm so happy, honored kasi may mga kabataan pa rin po na naniniwala sa akin sa ganitong mga advokasya. Pero nagpapasalamat ako sa mga co-founders ko, si Kenneth at saka si Mark Aquino. Ayan, kasi kahit papano ay silang kasama ko and to the rest of the SK officials as well of the city of San Fernando, yung aking mga anak, she's from the 59 barangays na nagiging tie-up ko din po or katwinning sa mga programs and activities na meron ng Siglot, GAY-GANDA at ng Siyasi at ng
the magical kids. Ayan. Kaya nagpapasalamat ako sa aking mga anak. She's sa sanggunyang kabataan ng syudad ng San Fernando. And to the rest of the barangay officials as well. Na minsan ini-invite na rin kami. And not only the barangay council officials, pati rin yung mga ibang principals from the different schools around the city of San Fernando na ini-invite na rin kami for Brigade Escuela, for cleanup drive, for tree planting. Nagpapasalamat po talaga ako. Watch out po ang aking tree planting po sa Sevilla Community School. Once again, bye-bye! Bye!